Magandang araw po. Dito sa mga alaga naming baboy, ito ay simple lang na pang merienda nila ay na-appreciate na nila. Ito ay mga dahon, mga katawan ng saging na kinakain nila. Ito yung mga napagkuhanan na naharvestan na namin ng mga saging. Yung bunga ay kinukuha na namin. Tapos yung mga katawan ng saging ay binibigyan namin. May mga ilan-ilan din kasing saging dito na sira. Yung may mga bunsalo o yung may mga itim-itim sa gitna na saging saba. So pati yung bunga nilalagay na rin namin dito. No, pati itong katawan ng saging ay nandito din, pati bunga. Dahil kapag nahinugay, babalik-balikan din ng mga baboy. At ayan ay sarap na sarap sila dyan. Kahit na yan ay medyo malaki-laki yung pagkahiwa namin. Apay, gustong-gusto pa rin nila, kinakain pa rin, tinatsaga pa rin nilang kainin. Dati kasi kapag ganito mga katawan ng saging, nung nakatali pa lang itong mga baboy namin, ginagayat namin yan ng sobrang maliliit, tapos pinipino pa namin, tapos sinaluan ng darak bago ipakain sa kanila. Pero nung nandito na sila sa free range area, dito sa ranging area natin na nakalambat nitong hogwire, abay, wala nang kaarte-arte, kinakain na nila, maging ganyan man kalaki-laki, ganyan man kabuo na katawan ng saging ay kinakain ng mga baboy natin. At pati yung mga damo actually dito ay talagang kinakain din nila. Marami silang nabubungkal yung sa unahan, makita natin. Nagkulay brown na dahil yan ay lupa na. Yung mga damo dyan ay kinakain nila, tapos binubungkal din nila yan. Yan yung kagandahan dito sa mga free range na mga baboy natin. Dami nilang nagagawa. Lahat ng mga habit nila, nagagawa nila dito sa loob. Ito naman yung mga inhing baboy at barakong baboy itong nandito. Ang mga produkto namin dito ay mga biik. Kapag yung mga biik ay iwalay na, hinihiwalay na namin yan. Dinadala naman namin yan doon sa maliit naming lagayan ng mga biik naman. Sa parang pigiri naming maliit. Doon naman namin nilalagay yung mga biik na. So tama-tama din ang umaga ngayon, kaganda-ganda ng panahon, hindi mainit at hindi rin umuulan. Minsan lang ay umaambon-ambon ng kaunti. At dyan sa unahay may mga tubigan din dyan na kung saan nakapaglublob sila, dyan sila naliligo. Doon sa ibabaw ng banda na may mga tubig naman, may pinanggalingan ng tubig, doon naman sila nainom ng tubig. So yun yung mga habit ng mga baboy namin dito. May isa lang kami inahin dyan na mapayat na masyado dahil yan ay matandang-matandang inahin na namin. Kahit na bigyan pa natin namin ng pure feeds yan noon ay ayaw na rin talagang tumaba kahit na pinupurga na. So okay na yan dyan. At least dyan naman ay makaranas siya ng kasiyahan na nandyan sa loob ng ranging area, free range siya, na parang nasa gubat lang din siya. The rest naman yung iba dyan may ganda-ganda pa rin yung mga katawan kasi bata-bata pa yung mga yan. Tapos may kasamang biik. Actually yung biik na yan na maliit ay anak na yan itong payat naming inahin. Tapos nandyan din yung isang barako namin. May ilan ding mga baboy na nandun naman sa ibang location dito sa loob dahil yun na may mga nanganganak, no? May mga anak sila so hindi sila masyadong pupunta dito. Madalas ay binibigyan lang namin ng pagkain doon sa mismong kanilang pinagatambayan. No? Nakatambay kasi sila doon sa mga trapal natin. So yun yung mga buhay ng mga baboy namin dito sa loob ng ranging area. Itong katawan ng saging naman ay nagsisilbing source din nila ito ng crude protein at marami pang mga nutrients din nakukuha nila dyan. Binsan na may binibigyan din namin sila ng kangkong, binibigyan namin ng kalbos na kamote, binibigyan namin ng nilulutong kasaba na may halong gabi at darak. So yan yung mga kinakain nila dito sa loob. Ito na may nakaka-enjoy din na libangan na kung minsan medyo naiinip tayo ay pwede naman tayo pumunta dito at bumaba at kumuha ng mga katawan ng saging ibibigay sa kanila. Ay tanggal na agad yung init natin dahil ayun na yung mga alaga natin alakas kumain. Kahit na ganito mga katawan ng saging ay kinakain nila, pinagtsatsagaan din nila dahil nga sila ay nasasanay na sa buhay dyan sa loob. Yung mga saging din namin tanim dyan sa loob dati, no, nung bago pa lang ilambat ito, bago pa lang namin sila ilagay dyan sa loob, ay may mga saging dyan sa loob kaya lang dahan-dahan na rin nilang inuubos, tinutumba. Kaya't ayan, sanay nasanay silang kumain ng mga katawan na saging. Mas pabor pa sa kanila na tinatadtad ng ganyan. Kasi yung buo nga na katawan ng saging ay kinakain na nila, dahan-dahan nila yung kinakain hanggang sa nauubos, ito pa kaya na tinatadtad. Actually, mas okay pa to kapag ka maliliit, ginagayat na maliliit, no? Lalo na doon sa mga nakataling baboy, nasa pigiri ng mga baboy, no? Kapag kasanay naman yung mga baboy na kumakain ng ganon, depende rin kasi sanayan din. Dahil kapag ang baboy naman natin hindi sanay kumain ng mga natural na pagkain at naka-pure feed sila, kung bibiglain natin yan, ay posibleng nagkakaroon din ng kakaibang reaksyon sa katawan nila. Nagkakadiarrhea. So, may mga ganong ano rin. Posibleng masalubong natin problema. Kaya dito sa amin, itong mga baboy namin, ay wala na kaming nagiging problema dito kahit bibigyan namin ng mga natural na pagkain. Kasi simula biik pa lang sila, ay sanay na rin sila kumain ito. At sila ay dating nakatali sa ilalim ng mga puno na doon sila kumakain din. Pati yung mga damo sa paligid ng puno ay nakakain nila. At dito ay meron kami limang inahing baboy dito sa loob, isang barako.
At may mga ilan-ilan ding mga biik. At ngayon yung nagpaparami na tayo at gagawin nating maraming inahin na ito. Dahil nga natapos na yung trial natin. No? Nag-umpisa kami sa dalawang baboy na inahin. Tapos nagdagdag kami, ginawa namin lima. Sa sunod naman, magdagdag na tayo ng mas marami pa. Dadamihan na natin ito. Dahil sa naging successful naman so far itong pang-umpisa natin, so para mas makita naman natin talaga na gumagana na yung pag-aalaga natin ng hayop, no, kailangan na rin nating i-upgrade or kailangan na rin nating mag-face ng mas mataas-taas na challenge para maging challenging naman yung pag-aalaga natin ng hayop. Kasi kung tuloy-tuloy lang na kaunti, medyo maiinip din tayo na mag-aantay dahil sa tagal din nating maparami dahil kaunti lang lagi. So ito naman, let's face the challenge na paramihin na natin sila at hanggat meron naman tayong kapakain sa kanila na sapat na. Ang pinakamahalaga lang din dito kapag nais natin magparami, natututo na tayo, may dagdag na tayong mga kaalaman kung ano yung mga susunod nating gawing hakbang at yung mga pampakain natin sa kanila kailangan makasigurado natin na sapat o sasapat dun sa dami, sa target na dami ng ating aalagaan. Kahit kami, nagtanim-tanim na rin kami, nandyan yung mga saging namin, nandyan yung mga kangkong na bagong tanim namin at marami pang iba, mga kasaba, kamote at marami pang mga tinatanim din natin. Nandyan din yung mga gabi. No, nagtatanim tayo ng napakaraming pananim din para meron tayo ka-support na pampakain din dito sa mga alagang baboy. So since magparami, magparami din ng tanim, magdagdag ng tiyaga, magdagdag ng sipag, magdagdag ng diskarte. So yun po, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming maraming salamat po.